So hello mga ka-Richop, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so dito na naman tayo sa loob ng bahay namin. Time check po, 9:25, almost 9:25 na po ng gabi. Dahil sa previous vlog natin nabanggit ko na stuck na po yung fork natin, ano? Yan yung fork natin ng Tosic brando natin. So itatry natin ngayong gabi na kahit papaano i-repair siya. Yan, so bubuksan natin yung fork. Itingnan natin kung ano yung naging problem ng fork natin, kung bakit siya ay stuck. So by the way, kagabi pala ay na-servicean ko tong fork ng ating Foxter. Nagrasahan natin siya ng mabuti, na-check natin may mga kalakalawang na ng konti. So madali lang yung procedure sa kanya. Naibalik naman natin ng maayos yung fork niya at mas smooth na siya ngayon, no, yung lock in lock out niya. So dito sa ating Brandon, yung kanyang lock in lock out, ayan, stuck. And then wala na nga siyang bounce. So tatry natin na i-repair or i-recondition yung ating coil fork. Para mabuksan natin 'yan, so ang kailangan po natin diyang tool is yung ito, bumili ako ngayon ng fork wrench from Johan's Hung Shop. At ito po yung wrist. So ito yung ating 8 and 12 T na fork wrench. So bumili ako nito at gagamitin natin at our own wrist. Ayan na. So kayo pag bumili din kayo nito, pag gumamit kayo nito at itatry nyo na mag-repair ng fork, do it on your own wrist din, no? So ito yung isang kailangan natin. And then itong ganito, yung T-wrench na mahaba-haba para matanggal natin yung tornilyo dun sa loob ng fork if ever na aabutin yung pag-repair ngayong gabi. Hindi ko sure kung matatapos ko to, baka bukas na ng umaga yung iba. Mula natin sa pagtanggal nitong mga preload cup at saka itong lock-in lock-out cup niya. So simulan natin dito sa preload cup, guys. So pakita ko muna pala, guys, na wala siyang bounce. Ayan talaga, guys, sobrang tigas. Wala talaga siyang bounce. So ito, nalagisan ko na yung fork. Ayan, nilagisan ko na yan sa loob. Wala pa rin, no? Ayaw pa rin talaga mag-bounce. Pinalo-palo ko na yung fork. Ayaw talaga mag-bounce. Napakatigas. So wala tayong ibang choice kundi i-overhaul natin yung fork. Hindi ko muna siya tinanggal dito sa bike kasi baka hindi nga tayo matapos ngayong gabi. So ang gagawin muna natin is try natin muna tanggalin yung mga spring dito sa loob ng coil fork. So madali lang, unscrew lang natin itong preload cup niya. So ito talaga yung gagamitin nating tool para dyan sa ating preload cup, no, tsaka dun sa ating lock out cup, lock in lock out cup. So yung ginagamit natin yung 12T. Ayan, yung 12T. So pagka ganitong medyo malaki-laki na yung natatanggal nyo sa preload cup, abang-abangan nyo na lang itong sa ibabaw para hindi tumasik yung preload cup nyo. Okay, so ito yung preload cup natin. Tanggal na natin. At hindi na rin siya umiikot. So tatry natin na i-repair yan mamaya. Then, ang susunod naman natin itong lock-in lock-out cup nya. Yan. So gawin natin, tanggalin muna natin itong tornilyo sa ibabaw. Tsaka yung lock-in lock-out cup nya. Then, gamit itong wrench natin or fork wrench natin. Tanggalin din natin tong pinaka ibabaw niya. So tinry ko tong dalhin sa shop, tinanong ko kung magkano yung paggawa sa kanila, kaya lang hindi daw sila gumagawa nito. Siguro dahil maraming kailangang gawin para matanggal yung pagka stuck niya. So matrabaho, kaya siguro hindi nila hindi sila tumatanggap ng ganun. At makikita niyo naman, guys, ayo yan, no, puro kalawang. So yun ang isa sa mga hinala ko kung bakit stuck siya. Alright, so yan, no, guys, so puro kalawang siya, oh. Yan, so yan yung palagay ko kung bakit stuck siya, kinalawang. So dito pa lang, kita natin. Kaya lang, lagyan ko na nga siya ng langis, tapos pinukpo ko na siya, ayaw pa rin niya mag-bounce. So ang hinala ko, sobra yung kalawang talaga niya sa loob. So natanggal na nating dalawa, gagawin natin, bubunutin ngayon natin tong spring. Yan, may spring kasi yan, eh. Yan, ayan yung isang spring niya.
So goods pa naman, wala pang masyadong kalawang, lilinisan na lang natin. So baba muna natin dyan. And then ito naman, yung lock and lock out tube nya, yung makalawang. Ayan. And then yung nasa loob, yung lock in lock out nya. Ayan. Kunin natin. So para makuha yon, kailangan natin na siyang sungkitin. So ito yung pangsungkit natin. Try natin kung atin siyang masusungkit. So yun, nahugot din natin guys. Ano? Ayan. Wala pa naman siya mga kalawang. Pero pinagtataka ko, bakit ayaw niya mag-bounce? Huh? Ayan, wala pa naman kakalakalawang. Oh. Wala naman siyang kakalakalawang guys. So ganda pa nung spring. So halos walang kalawang. Dito lang kinalawang. Pero ayaw niya mag-bounce. So palagay ko dito yung sakit niyan dito. Sa stanchion, kinalawang. So para makalas natin tong lower tube niya, kailangan na matanggal natin yung tornilyo. So makapansin nyo, ayun, may tornilyo siya sa loob. Ayan, magkabila yan. Ayan, may tornilyo yan. So kailangan natin ito. 12 millimeters nga pala to guys, 12. So muntik pang kabusin yung ano natin. So ayan guys, naluwagan na natin yung isang tornilyo. No? Ayan, so medyo natagalan lang tayo kasi limited yung pagpihit natin. So I suggest na kung magpakalas kayo nito, gumamit kayo ng socket wrench, no, para pihit lang kayo ng pihit mabilis. So lipat naman tayo dito sa sunod na sa kabilang bolt. So inaabot din ako ng mga 15 minutes sa pag-ikot-ikot. Unti-unti ang ikot lang pagka ganito. Hindi katulad ng socket wrench na dire-diretso din na maiikot. Tapos humaharang pa tong handle. Tumatama sa frame. So yan, I think tanggal na yung tornilyo, no? Dahil maluwag na yung ikot ng tornilyo. So tingin ko naman tanggal na siya. So ang next na gagawin natin guys is bubunutin natin ngayon tong lower tube niya na bubunutin natin. So try natin bunutin. Pero bago yon, tanggalin muna natin itong kanyang brake. Tanggal natin itong brake para hindi sumabit na. Pag binunot natin itong lower tube. Alisin na rin natin itong clip. Alisin muna siya. So yun guys, dahil gabi na at medyo tulog na yung mga kapitbahay, tulog na yung tao dito. Hindi ako makapagpukpok ano, kasi mag-iingay tayo. Hindi talaga pwede ngayong gabi. So 10:15 na ng gabi. So yun, linisan at girasahan na lang pala muna natin itong mga parts niya, yung mga spring, no, para bukas okay na siya. Mabilis na tayong makausad bukas. So ang gagawin lang muna natin, punasan muna natin itong spring. Punasan muna natin. Maganda pa ito, wala pang kakalakalawang. Siguro yung stanchion tsaka lower tube lang talaga kinalawang. Ito, para sa lock in lock out niya. Reload cap. Lagyan muna natin ito dito para hindi mawala yung screw. So, bukas na natin siya lagarasahan guys, no? At bukas ng umaga, mag-rides muna kami syempre ni Dane bago natin asikasuhin tong bike natin. So yun, balikan ko na lang kayo bukas guys para sa continuation ng ating pag-recondition itong fork natin. So hello mga kulit, ayan, umagandang araw po sa ating lahat. Ayan, nandito na naman tayo sa City Ragatan, Bangko din ng Cavite, no? At dito natin itutuloy yung ating vlog kagabi. So kaninang umaga, tinaktak yung ating fork. Ayan, at kung makikita nyo, lumalabas na yung kalawang niya. So most likely ay talagang kalawang yung kalaban natin dito sa fork na to, no? So tinatry ko siyang bunutin kanina, kaya lang ayaw talaga niyang mabunot. So tatry natin na gawa ng paraan para mabunot yung pinaka lower tube niya. Try natin na sisipa-sipain ko ngayon siya kung kakayanin ng sipa natin na tanggalin tong lower tube. Malapit na guys! So yun guys, awa naman ng Diyos, nabunot natin, no?
At dahil nga siya nilangisan ko na dati, kahit pa paano, mabilis-bilis natin siyang nabunot. At yun, kanina ngang umaga, tinakta ko siya, no? Kaya lumambot-lambot siguro yung mga kalawang. And then, ito yung ating tube. So ayan, no? Puro kalawang, guys. Kaya siguro sobrang tigas na nung shock natin. Ayan. O yan, yan yung loob niya. So ang gagawin natin, guys, ngayon is linisin muna natin tong, so alisin muna natin tong tornilyo na to, no? Yan, yung mga nakalawit na tornilyo na yan, alisin muna natin. Yan, isa. So sinungkit ko lang, guys, para makuha. At tingnan nyo naman, no? Ayan, sobrang kalawang ng ating tornilyo. Para matanggal-tanggal yung kalawang. So next naman natin, guys, is itong lower fork niya. Tumatagas-tagas na yung mga kalawang. So tingnan nyo, guys, oh, sobrang kalawang talaga, oh. Ayan, oh, may lupa-lupa. So ayan yung nagpapagaspang dun sa ating play ng ating fork. Grabe yung kalawang talaga, oh. Ito namang isa. So ito din, oh. Ayan, oh, tingnan nyo. Meron na siyang mga magagaspang na parts. So gamit itong basahan, pasok natin doon sa loob. So ayan na, guys, malinis-linis na yung ating lower tube, no? Ayan. So mas maayos-ayos na siya kaysa da kanina. Ayan, malinis na yung loob. Wala na halos na kalawang. Ang gagawin ko is sprayan natin siya ng paint kasi nagkaroon siya ng mga paint chips dito, at para hindi na rin kalawangin yung mismong ito, itong bandang bunga nga nito, ito pinaka opening ng tube. So ito yung stanchions, punasan natin, no? So ayan, napakagaspang na, kaya hindi siya pagpe-play talaga. So yung portion na to, ayan, kung mapapansin nyo, puro magaspang na siya. So gagawin natin, lilihahin natin ngayon yan. So ito, guys, atin siyang lilihahin. Ayan, napakagaspang niya na, kaya hindi nagagalaw talaga yung ating bounce. O ayan, oh. So lilihahin natin yan para kuminis-kinis. And then later, pipinturahan natin. So hello, mga kulitsyap, ayan. So third day na po natin ang pag-aayos ng ating fork, ano. So ayan nga po, kinain na ng kalawang yung kanyang stanchion. Ayan, no. Mapapansin niyo yung mga ukit-lukit na yan. So ginawa ko na lang ng paraan para kuminis siya. So niliha ko ng 1,000. Medyo kuminis naman, at palagay ko pwede na yan para i-paint. Malalalim yung kain ng kalawang, guys. So palagay ko ito yung dumikit dun sa ating lower tube, kaya ayaw niyang gumalaw. So nandito ako sa garahe ngayon, at dito na lang ako magpipintura. And then ito yung lower tube natin, napinturahan ko na. Tapos ito yung problema ko, yung sticker, napinturahan ko na ng kasabay, hindi ko nakuberan. So mamaya gawa na natin ang paraan para lumabas yung pangalan na ito. So kung namimili nga ako kung anong gagamitin kong pintura, kung ito yung medyo metallic black yung ginamit natin sa ating lever, ano, or yung black, pure black, glossy black na ginamit natin dito. So palagay ko ito yung gagamitin natin for today. So sana matapos na natin to, guys, ngayong araw, ano, dahil wala na akong ibang time para makapagpintura nito. So yun nga lang, guys, medyo limited yung kilos natin dito kasi hindi itong garahe namin. Prayan na natin para matapos na tayo. So ayan, guys, napinturahan na natin, ano, patutuyuin na lang natin, mabilis naman yung matuyo. At habang pinapatuyo natin, kukutkutin naman natin tong gilid ng lower tube natin. So ayan, guys, so napalabas na natin yung toxic dito sa kabilang tube, ano. So ito na bang kabila, yung kakas kasi natin. Ayan, itong kabilang yan. Ayan, so walang toxic yan. So itong isa, kanina wala yan. So napalabas na natin yung sticker. So ang ginawa ko lang dyan, guys, is kas-kas-kas ng konti. Ayan. Alalay lang para hindi matuklap yung sticker at hindi tayo lumampas dun sa pinaka-sticker, ano. Ayan, lumalabas na yung toxic. So ayan na nga, guys, palabasan natin yung
decals na toxic, ano? O yan, sa left at sa right. Alright. So habang naghihintay tayo ng pagtuyo ng pintura, prepare na natin tong mga spring natin at saka yung mga lockout natin, no? So gagawin natin, gagrasahan na natin sila para mamaya salpak na lang tayo ng salpak. So yan, prepare na natin siya, and then maglagay na tayo ng grasa dun sa ating lower tube. Ayan, lagyan natin. So lagyan nyo hanggat malalagyan nyo yung pinakaloob. So ayan, at that point, pwede natin ilagay itong dust cap niya or dust seal. At lagyan naman natin ng grasa. Tapos doon naman kabila. Ayan, grasa ulit. So ayan guys, tuyo na, no? Ayan, ang ganda ng kulay ngayon, no? Sparkling black. So sabi ko sa inyo guys, madali lang matuyo yan, eh. Oh. So patuyo-tuyuin pa na natin ng konti pa para mas makapit yung pintura bago natin siya lagyan ng grasa at ibalik itong mga parts na to. So guys, tingin ko naman ay tuyo na to. Ayan, no? Tuyo na. So ang gagawin ko na lang, lagyan natin ng grasa yung stanchion. Then, itry na natin ipasok tong lower tube natin. So, check natin guys, ha. So, yan. Play na. So, ang sino natin gagawin guys ay yung tornilyo. Lagyan natin ng garasa at shoot natin. So, na-prepare na naman natin to kanina, no? Shoot natin sa magkabilang butas. And then, gamit itong T-wrench natin, no? So, ang gagawin natin is, ilalak natin yung bolt. So, kapakapain lang natin hanggang sa pumikip na yung bolt niya. So, guys, ayun, after ilang minutes, ayan, medyo nahirapan akong mag-screw nitong bolt, no? Kasi hindi ko maiikot ng tuluyan yung bolt. So, hugot. Ikot ako dahil dito sumasabit dito sa frame. So hugot, balik ako. So sunod natin ilagay itong spring. Ayan. So dapat yung may hexagon ay yung nasa ilalim. Then itong bilog lang sa ibabaw. So dito siya sa kanan yung preload. So dyan ngayon yung preload spring. So susunod naman natin itong lockout spring. So yung again yung may hexagon, ayan yung may hexagon dyan sa ilalim, yun naman ang ilalagay natin. So pasok lang natin na ganito, and then itong lock, ayan, nakalock, then lock out. So bago nyo i-cover to guys, no, kailangan na nache-check nyo kung nagla-lock in, lock out sya. So ayan, nakalock yan, pag iniikot kong ganyan, lock out, pag binalik kong ganito, lock in. So ibalik na natin itong cup nya at sa tulong nitong ating tool. So ito nga pala guys, 50 pesos lang to, no, sa Shopee. Ayan, mahigpit na preload cup, no. I-align nyo lang ng tama para hindi ma-lost thread. Close natin sya. Okay. So pag nahigpitan na natin, ito naman itong ating lock out cup. So syempre, ayan, naka-open sya. So at dahil madilim na at yung aso na lang ang kasama ko dito, pasok muna tayo sa loob. So guys, kabit naman natin yung gulo ngayon. Ayan, tapos yung preno. So punasan na pala muna natin itong mga excess na grasa. Ayan, ang dami. At nakita nyo naman, no, ang ganda ng pagkakapintura natin dito sa stanchion natin. No? Ang ganda ng kulay. So ibalik na lang natin itong preno guys. Okay, so yan po siya. And then, itong clip na lang. Yan. And then, yung clip dito sa ilalim na tinanggal natin kahapon. And the moment of truth, tingnan natin kung siya ay magbabounce na. Yan, 3, 2, go! Yes! Yes! Okay, napakalambot.
dito sa side. See, nawakan mo ganito. So, try naman kung natin kung gumagana tong lock in, lock out niya, no? Lock out natin yan, and then lock in. Ayan, try natin kung magbabounce. See, nawakan mo dito. So, ito ngayon, malock out. And then, lock out, lock in. Alright, so ayun, kaya lang guys, may nakalimutan ako, may problema tayo. Ayan, yung sag hindi natin naisama. Eh, pag nagkalas na naman tayo, panibago na naman tayong hirap, no? So, papakita ko sa inyo, napakaganda ng ating pagkakapintura dito sa ating stanchion, no? Ganda ng kulay, oh. Bagay. Then black, na-retain natin yung tosik. Doon na lang ang problemahin ko, paano siya may kakabit. Gawa na lang natin ang paraan. Anyway, sag lang naman to. So, ayan guys. Nagawa natin ang paraan, no? Naikabit na natin yung sag niya. Ayan. So, pinagdugtong ko na lang ng glue stick. So, may sag na ulit siya. No, sa likod na lang natin ilalagay yung itim para hindi siya masyadong halata. Okay na. So, dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po yung mini-ambag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! Ayan na naman yung pusa ni Shane na ipinagmamalaki niya.